Good morning, TV fam. So, today is Friday. May procedure si switch na gagawin. Kaya, kukunin natin ngayon yung crate niya sa locker and then dadalhin natin siya sa hospital. So, hopefully, maging okay lang procedure. Walang maging problem. Walang no complication. And then, makikita natin siya ulit this afternoon. Bale, ito yung locker ng mga homeowners. Meron kaming mga assigned numbers. So, dati, natandaan ko, mga siguro ano din to, 3 years ago, nagkaroon ng break-in. Sad to say, no? Naghahanda kami nun para sa ano sa open house. So yung mga gamit, alam ko nilagay majority ng gamit ko sa taas. Nilagay ko dito sa locker para nga malinis. Na hindi ko naman ine-expect na siguro may nakakita sa akin na nagbababa ng gamit. Yung mga tools ko, I think yung worth ng tools ko yung mga around na sa 13 to 1500. Yung tools nakita siguro sa akin sa elevator na binalagay ko dito sa locker pang siguro after 3 days nagkaroon ng break-in dito sa locker, parang 3 locker yung binuksan, isa dun sa unlucky lockers na yun yung sa akin, then kinuha niya yung entire tool bag ko. Kaya kung mapapansin nyo, ang dami kong cardboard. Ang ginagawa ko is kino-cover ko siya from the outside para hindi siya masilip. Nang siguro, hindi lang makita ko ano yung mga pwedeng nakawin. At saka, hindi na rin ako naglalagay dito ng mga expensive na gamit. Kasi nga, nagkaroon ng incident na nanakawan tayo. So, sabi ko nga, kukunin lang natin tong parang pinaka-crate i-switch para sa ganun maisakay natin siya. At saka, kung halimbawa, after the procedure niya, kailangan niyang hindi gumalaw or anything, mabubuhat ko siya using the crate. Ngayon, yung procedure kasi na gagawin kay Switch, yung isa long overdue na. Talagang pinag-isipan namin mabuti or maigi kung kailangan ba natin siyang ipa-neuter. So, napag-isipan natin, so medyo nung nakaluwag-luwag tayo, nakapag-ipon tayo, and then, napag-decide natin na ipa-neuter na si Switch. Kasi ang problem, pag hindi siya na-neuter, wala naman siya masyadong problem pag nasa bahay. Yun lang is pag nagpapa-dog sit, ang problem is, pag meron siya naaamoy na ibang aso doon sa area, eh for sure, marami kang aso talagang makikita doon dahil nga nagda-dog sit. Nagmamark siya ng territory. So, yun yung gusto nating makontrol na behavior niya na hopefully, ma-resolve pagka na-neuter siya. Hindi rin biro ah. Ang price ng neutering dito is siguro between 1.6 to 2,000. Eh, nagkataon na nung last check-up ni Switch, sabi nung vet na mukhang nagde-deteriorate na rin yung isa sa 5 niyang ngipin. Kaya ang suggestion is ipatanggal na rin. So, para isang procedure na lang, makatipid tayo, isama na rin natin yung pag-neuter. So, yun yung mangyayari ngayon. Daling ko siya ngayon between 8 to 8.30 daw. So, no food na siya after 8 p.m. kagabi. No water na din after 11.30. No? And then, pinapare na nga natin yun. And then, daling na natin siya. Samahan niyo ako. Daling na natin siya sa hospital. Morning, Clark. Switch.
Ano, ready ka na ba? Hmm? Can I go to ready? Ready ka na sa procedure mo? I'm ready. Yeah, you're going with Mom, Clark. And then, dadalhin ko si Switch sa hospital. Pilihan natin yung harness niya. Tsaka yung doggy bag. Why? You're going to SIFA. Ayun, anino natin sumusunod. So, nagtataka siguro kayo, bakit ni pa namin kagad pinaneuter si Switch nung bata pa siya? Kasi number one, hindi naman namin ini-expect na kakailanganin pala namin down the line na magpa-dog sit. Importante kasi yung magpa-dog sit, lalo na kung magbabakasyon ng pamilya na hindi pwedeng magdala ng pet doon sa location. So ngayon na medyo napapadalas na at nagiging regular na ang ating bakasyon, kailangan yung need nandoon. So meron din namang mga advantages kung magpapa-neuter ka ng pet. Number one, hindi na sila parating nagmamark kung meron silang naamoy na, uy, may ibang aso dito sa area na to. Isa yon. And then, isa pang advantage doon is, most likely, yung license niya na binabayaran namin, may discount yon. Dahil nga, neutered na siya. So, isa rin yung benefit. Isang benefit na pwede mong makuha pagka neutered na yung pet mo. So, hindi biro na magkaroon ng aso, pusa dito sa Canada dahil hindi siya cheap. So, ang estimate niya pala sa procedure na gagawin sa kanya today would range from 1,800 up to 3,300. So, you can just imagine. Now, na timing din na, no? Baka iniisip nyo, bakit ngayon pa tayo gagastos ng ganyang kamahal? Knowing na hindi, ayun, nawalan tayo ng trabaho. Kasi napag-ipunan na natin siya beforehand. So, ayaw naman natin siyang i-cancel. Dahil baka hindi rin natin ma-reap ng maayos yung benefits. Kami, in the hoops kami, kasi si Switch meron siyang insurance coverage before, a portion na ng gastos namin na cover ng insurance doon sa dental lang naman, kasi yung neutering hindi yon part ng insurance, hindi talaga siya kino-cover. So hopefully itong procedure na gagawin sa kanya, yung kanyang dental, is ma-cover siya ng insurance. Not 100%, but at least yung portion makuha. Kaya ang gagawin natin is i-ask natin yung hospital, i-separate yung resibo natin sa dalawang procedure. So nandito na tayo sa kanyang hospital. It's currently 8:23 AM. Switch, ready ka na? Okay, fairness, madami na rin tao. Ayan, Richmond Animal Hospital. Nakakatawa yung mga parating caption nila dito. We got your tail covered. Ready ka na, Switch? Sige, pasok na tayo sa loob. So, na-check in na nga natin si Switch. Nasa loob na siya. Ang sabi nung parang nurse
nurse doon, matatapos or mapipick up namin siya around 3:30, between 3:30 and 5 p.m. ngayong hapon. Dahil nga daw, after the procedure, yung monitor pa siya, bibigyan ng liquids kasi naka-fasting siya since last night. Crossing our fingers na everything would be okay. Medyo nakakatakot lang na yung sa papel na pinapasign sa'yo na parang anong gagawin kung something happens kay Switch? I-resuscitate ba siya? Or do not resuscitate? So, kinlik ko, of course, resuscitate. Yun yung first instinct ko. Pero, hindi ko alam. Na-worry ako bigla. Anyway, tatawagan daw ako ng doctor mamaya. And today, doctor ni Switch mamaya, and then tatawagan din ako ng doctor ko mamaya dahil kakatapos ko lang magpa-blood test. Ito yung clip na yan. Hello TV fam, so ngayon nga galing tayo sa Life Labs. Nagpa-medical lang tayo dahil it's fortunate, no, na even though nag-resign na tayo, yung benefits natin is still active in the next 30 days after, you know, the my resignation date. So, minamaximize lang natin yung mga pwede nating ma-avail. And since, you know, we're talking about health, and paano natin may improve ang ating lifestyle, might as well, no? I-avail natin yung mga available na benefits natin at this point. And then, just make use of it. So yun yung ginawa natin today. Nagpa blood work tayo, and then hopefully yung result is magiging okay at wala namang magiging problema. So yun na nga, nakuha na nila yung results ng aking blood test. Hopefully walang any concerns, no additional medication, at sana, you know, madaan lang natin yung kailangan natin gawin through exercise. Yeah, mamaya na lang ulit, mag-drive na ako pabalik, and then update ko na lang kayo kung ano na yung sinabi ng doctor ni Switch. So, crossing our fingers, maging mabilis lang yung procedure at walang maging complication. So, kung mapapansin nyo yung weather natin, nagsimula to 2 days ago, ano na siya eh, cloudy na siya, hindi na siya maaraw. So, talagang patapos na yung summer. Although, ang end talaga ng summer dito is September, supposedly mga mid or, you know, third or fourth week ng September. Medyo lumalamig na rin. Medyo nakakalungkot nga lang kasi wala na namang araw. So, ganito ang weather talaga dito sa Vancouver. Medyo gloomy. Yan, gray parate. So, mamimiss mo talaga yung araw. So, nakauwi na nga tayo. And dahil may procedure na gagawin si Switch, linisin na rin natin yung area niya para at least wala siyang maging infection. So, sanitize lang natin para medyo malinis mamaya pag sundo natin sa kanya. Hey, won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe we will regret this, but tomorrow is another day. And I will do anything. I will do anything. Your levels are okay, to be honest. That's okay. Like liver enzymes, they're like slightly elevated, obviously. Mm-hmm. But it's not an obscene amount. Okay. It's actually like one of them is actually better than what it was before. Oh, that's good. Okay. So it's stable, right? Nothing's getting
nothing's worsening, but uh-huh. I think every year we need to do it. Check on things. Okay. Yeah. Okay. Like your numbers themselves are fine, so that's good. I have a question, if you don't mind. Sure. We have, Joyce's parents will be, going to be starting to live with us starting next year. Are you still accepting patients by any chance? No, unfortunately. No? Okay. I'm not accepting. You're already full. My suggestion yes. is, there's something called the provincial attachment system. Okay. And you try to find your family doctor through that. So okay. you can look into that. It's called the BC provincial attachment system. Okay. You could also call the divisions of family practice. I would probably do it sooner rather than later. Yeah. Earlier. Okay. Thank you for that tip. I don't know. I can't think of anybody I actually know that's accepting. Okay. But those two divisions of family practice in Richmond and the BC provincial attachment system, mm-hmm. that might be the route to go. Okay. Thank you so much for that tip. No problem. Take care. Okay, thank you. Bye-bye. Sayang. Hindi na sila nag-a-accept. Yung family doctor namin, hindi na nag-a-accept ng new patients. Sana maisama namin si mommy daddy. Pero at least, nabigyan tayo ng tip na kung saan pwede natin silang mahanap ng family doctor. So, dalawa yon, yung provincial BC attachment system at saka yung division of family practice which is dito sa Richmond. Upper right. Oh, I see. Okay. So, okay, then your recommendation is just to extract it as well? Yeah, exactly. Okay. Yeah. Okay. The other three are pretty stable, so I would leave them, especially the bottom two. So I would be very reluctant to remove those without them falling out naturally because I would say the dental specialist, unless they became very, very loose and it was very easy to remove them. The reason is because of that bone loss, it leaves very little bone remaining. Uh-huh. So if you remove those, it would leave quite large holes in the jaw, which I think would leave the jaw vulnerable to fracturing. So I would definitely the lower jaw, I wouldn't do much with that. I would just leave that. Okay. That seems pretty stable at the moment. Great. Thanks, John. All right. Thank you as well for updating us. No worries. We'll talk soon. Okay. All right. Bye-bye. All right. So yun na nga, hindi ko na vlog yung buong conversation namin. Pero the neutering process went well. So that's one check out of the box. And then yung ngipin ni Switch. Prone daw talaga kasi yung breed ni Switch sa, tooth disease. Na kung saan talaga nagdeteriorate yung ngipin. So, kuwawa naman siya out of, nabunutan na nga siya 90%. That's what, 2 years ago. And then, upon the checkup ngayon, isa lang yung supposedly natatanggalin, pero pati pala yung loose tooth na meron siya sa harap, natanggal na rin kasi it's really loose. And then, meron siyang yung parang pinaka-canine niya sa upper right daw. Kailangan na rin tanggalin. Kasi if iiwan siya doon, baka mag-undergo siya ulit ng the same procedure, in a couple of years. Awa naman yung aso, tatlo na lang yung ngipin. Well, I hope maging okay lang lahat. Pasensya na, medyo maingi sa labas. Pero update ko na lang kayo ulit mamaya kung ano pa. Hopefully wala na. By lunchtime sana, okay na siya, nandun na siya sa recovery phase. And then update ko na lang kayo kung anong sasabihin pa ng doktor. So it's 2 p.m. na ngayon. Tumawag na yung doktor kaninang around 1:10-ish para i-update kami na tapos na yung procedure niya. And then kinikit na lang daw nila si Switch for observation. So since 2 o'clock na ngayon, pupunta na tayo doon para suntuin siya. So, just doing okay. So, ngayon, susunduin na natin siya para makapagpahinga na siya sa bahay.
And then I'm just really hoping na mabilis lang yung recovery niya kasi nakakaawa naman. Ang daming procedure. So tinanggalan siya ng tatlong additional na ngipin and then na-neuter na rin siya para hopefully mawala na yung problem niya sa pagmamark ng mga areas na kung saan dati may aso. So ang gandahan dito, yung hospital na pinagdala namin kay Switch, dahil lumipat na nga sila, it's only I think 7 minutes away drive, no, sa lugar namin, kaya medyo mabilis lang at hindi naman tayo babiyahe ng pagkalayo-layo para masundo siya ulit. Ito na, so nakarating na nga tayo, papasok na ako, mamaya na lang ulit, magbabayad lang tayo and then kukunin ko lang si Switch. Pauwi na tayo, i-accept na rin natin si Switch. Pakita ko sa inyo kung anong state niya ngayon. Ayan na siya. So, tatlo na lang yung ngipin niya. Tapos, makikita mo yung dalawang suture doon. So, ganyan lang siya nagpapakamot ng tiyan. Anyway, sana maging okay lang siya. And then, sana ma-improve na yung pagmamark niya ng territory. Which is yung pag-ihi. No, pag meron siyang naaamoy na ibang aso. So, yung gamot niya, bibigay natin siya starting tomorrow for 4 days. Once a day kasabay ng food, so liquid siya kaya maganda, hindi siya tablet kasi pag tablet nahihirapan kaming painumin siya. Usually talagang kailangan isuksok mo sa loob, the back of the throat, para lang mainom niya. So this one is good, liquid, mas madali siyang ma-administer. Okay, TV fam, kung nakaabot kayo sa parte ng video na to, maraming salamat. Kung hindi pa kayo subscriber ng aming munting channel, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, para sa ganun lagi kayong updated sa mga newest upload namin. So hanggang sa muli, magkita kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.